Inendorso ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Boying Remulla sa Office of the Ombudsman ang plunder case laban sa suspendidong Bureau of Corrections o Bucor Chief Gerald Bantaga. Good news, lalo na sa mga supporters at legal team ni General Bantag. Sa wakas, matapos magpabalik-balik sa DOJ ang kampo ni General Bantag sa pangunguna ng kanyang abogado na si Attorney Balisong para hilingin kay Justice Secretary Boying Remulla na ilipat sa ombudsman ang pagdinig sa kaso ng kanyang kliyente na si General Bantag. Naggulat ang lahat matapos biglang bumigay si Boying Remulla at siya mismo ang nag-endorso sa ombudsman para ilipat sa isa sa pinakamalaking kaso na isinampa nila sa dating Bucor Chief. General Bantag! Tama po na magsalita po kayo sa panahon ngayon. Ayan po ang magpapalakas at magpapabuo sa aming mga vloggers na kami ay sumusuporta at nagtatanggol sa iyo. Yun po ang gusto namin makita sa panahon ngayon para mas lalong lumakas ang mga Bantag vloggers sa kanilang pinaglalaban. Handa kami makipagbasagan, makipag-ribatan para kay General Bantag, lalo na kung si General Bantag ay magsasalita pa tungkol doon sa issue ng mga ibinabato sa kanya at mga kaso. Meron ako napanood kay Attorney Panelo na nagpapaalala para kay General Bantag na huwag tumahimik kundi magsalita. At kaya ito magandang usapin to, no? At ako'y naniniwala din naman na merong panahon na kailangan nating tumahimik pero meron ding panahon na talaga kailangan nating magsalita. Kailangan nating depensahan ang ating sarili, ano. Kaya pabor ako dito sa sinabi ni Attorney Panelo. Dahil mga ka-Real Talk, alam naman natin na maraming sumusuporta kay General Bantag na mga lalo na mga vloggers, ano. Kaya kung panahon noon ng mga kakaunti pa ang mga vloggers na pwedeng magtanggol sa isang naaapi, ito ang panahon, mga ka-Real Talk, na dapat kailangan ding dumepensa ni General Bantag. Dahil alam nyo, mga ka-Real Talk, ang riltuhan dito marami ang nagsasalita at dumedepensa kay General Bantag na mga vloggers. Yun din ang kailangan malaman ni General Bantag na maraming sumusuporta sa kanya. Kaya ang kailangan din ng mga vloggers ay katulad ko, sumusuporta ako kay General Bantag. Gusto ko rin marinig sa kanya na talagang nagsasalita siya, kumbaga sinasagot ang mga pinaparatang sa kanya. Dahil baka mamaya, mahuli na ang lahat, kung ano yung pinapakita ng stream media, yun lang ang paniwalaan ng karamihan. So, panoodin natin mga ka-Real Talk tong kay Attorney Panelo, no? Let's go. Truth. Ito kaugnay po sa mga patong-patong na kaso na hinaharap ni dating Bucor Chief Gerald Bantag, ay sinabi niya, nahaharapin niya sa korte ang lahat ng reklamong inihain laban sa kanya. Dagdag pa niya na ginagawa nila ito dahil sila, ang mga nakaupo sa pwesto, ay ginagawa nilang gusto nilang gawin kahit anya hindi totoo ang mga akusasyon sa kanya. Matatandang bukod pa sa murder complaints sa Lapid at Villamor case, ay nahaharap rin si Bantag sa mga bagong reklamo gaya ng torture at serious physical injuries, plunder, graft, and malversation na isinampa ng Bucor sa DOJ. Ano po ang masasabi? Isipin niyo mga ka-Real Talk, sa dami ng kaso, no? Nakakabwisit. Talagang unlimited yung kasong isinampa kay General Bantag. Doon lang ako nagtataka talaga, yung highlights doon is plunder. Dapat sa sa ombudsman. Pero nasa DOJ. Bakit? Di ba? So, tuloy natin. Sabi niyo sa pahayag ni Bantag, attorney? Gaya nga ako nang sinabi ko kahapon at the other day, pag umuulan, buhos. Oo. At saka ang laban na dyan laban ng propaganda. Mm-hmm. Kasi pag palagi mong sinasabi na ito, didimanda namin ng ganyan kahit wala pa, mm-hmm, sinisiraan mo effectively, mm-hmm, yung tao. Kaya ito naman si DG Bantag, mm-hmm, asserting his rights. Kaya lumalaban siya. Mm-hmm. At maganda naman ang pananaw ng netizens. Netizens. Mm-hmm. Dahil tinitinan ko yung mga comments Pabor sa kanya. Pabor sa kanya Kontra doon sa mga detractors niya. Oh. Anyway, nandiyan naman yung hukuman at naniniwala tayo. Ang hukuman natin ay magkakaroon ng mga desisyon, resolusyon batay sa ebidensyang inilatag sa kanila. So, ibig sabihin, attorney, kayo po ay sumasang-ayon din sa kanyang strategy na hindi magsasalita before the media sa halip doon ang mismo sa korte kung may mga reklamo man against him. Oh, hindi. Ako hindi. Alam nyo, pag ginamit ang media, mm-hmm, kailangan pag ikaw ang ginagawang biktima, lumabang ka rin through the media. Yun.
Napakaganda na sinabi dito ni Attorney Panelo, ano? Merong pagkakataon talaga na pwede kang manahimik at meron talagang kailangan mo magsalita. So ito yung sinabi ko nung una na tinitira siya sa media, sa social media. So yun ang dapat nating makumbinse. Hindi naman natin kailangan iano, no, na magsalita ng kung ano-ano si General Bantag, kundi pwede yung point by point, na dahil yun makakatulong yun hindi lang sa mga sa kanya, kundi doon sa mga sumusuporta na mga katulad natin na mga vlogger, na para meron din tayong pinapanigan na side. Kasi kung tayo lang ang dadakdak at dadakdak dito para ipagtanggol si General Bantag, tapos hindi naman siya nagsasalita, eh wala tayong patunay na, although tayo naniniwala sa kanya na siya inosente dito at talagang dinudurog siya, pero mas malakas ang power natin at siguradong lalakas ang mga vlogger na lalo na't nagsasalita siya na nagsasalita tungkol sa ibinabato sa kanya. Yun po, eh, tama po ang sinasabi ni Attorney Panelo, ano? True media, eh, true social media, nagsimula to. So, kung bangayan ang bangayan sa social media at nagsasalita si General Bantag tungkol doon sa mga binabato sa kanyang kaso, ay napakasarap lalong lumaban, mga kalitok. Mas lalong lalakas, itibay, at antiwala tuloy-tuloy. Diba, mga kalitok? So, tuloy natin, ano? Ganda ng sinabi ni Attorney Panelo dito. Ah, maliban pa doon sa hukuman. Ah, so, kasi, dapat tumahimik lang. Oh, kasi tinan mo, nung nagsalita siya at nagbigay ng opinion yung mga iba-ibang nag-oobserva, kaugnay sa kaso, at naliliwanagan ng tao, yung tao kumakampi. Pero kung tumatahimik ka, hindi ka nagsasalita, at the time na you are confronted by a situation when ordinarily you have to respond, eh, talagang, hindi ba sabi ko nga one time, nung hindi pinapatulan ni Secretary Boying si DG Bantag, sabi ko, ay hindi, kasi sabi niya, mas mabuti na ako na tahimik. Aba, hindi po pwedeng tumahimik, ha? Kasi, ang uulanin ka. Iisipin ng tao, bakit ka tahimik? Ibig sabihin, totoo yung sinasabi laban sa'yo. Kailangan sa'yo. Ayun, tama. Tama si Attorney Panelo. Malaking bagay yan, mga karito. Kasi nung una nagsalita pa lang na, di ba, isang linggo yun ata, puro banat ng media kay General Bantag, ano? Tapos nagsalita siya. Ang dami talagang naliwanagan doon at ang daming mga talagang nakikita kaagad ang katotohanan kay General Bantag, ano? Tapos, siya mismo ang pinapatahimik ng mga pulis, ng mga ano, pero hindi, dapat talaga. Hindi naman kailangan araw-araw nga magingay. Pero bakit na nababanggit lagi ng mga media, ng mga stream media, hindi makuha ang panig ni General Bantag? Na although yung mga vloggers nakakapunta sa kanya at nakakapagbigay siya doon ng mga ano, ng mga salita, 'di ba? Kung hindi naman siya bigyan ng mga ng pagkakataon ng mga stream media na interviewin, nandiyan, mga kariltok, nandito DJ Bantag, ang mga vloggers na handang makipagkwentuhan, makipag-interviewan at mag ano, kumbaga handang umalalay sa iyo. Maraming alam ko, maraming sumusuporta ang mga vloggers kay General Bantag. Ay kung ako nga lang nasa Pilipinas, nandun na ako sa Baguio niyan. So yun lang, mga kariltok, ano, tuloy pa natin, ano. Tin mo. Oh. Ang ginagamit mo ang media, gagamitin ko rin to neutralize. Yes. At hayaan natin ang hukuman. So, dapat gano'n ang gawin. Oo, ganyan dapat. Kasi otherwise, naku, kawawa ka dyan. Puputaktihin ka ng media, wala kang kalaban-laban. Mm-hmm. At marami na ang mga kaso na pag ang media nilarawang kang guilty, maniwala ka, wala ka ng kalaban-laban dyan. Guilty ka na as hell. So, totoo yan. Dahil, mga karilto, kung tatanggalin natin ang social media, tanggalin natin lahat ng vloggers, lahat na nagba-vlogs tungkol dito sa kay DJ Bantag. Tapos puro mga napapanood lang natin, puro stream media. Wala, dik-dik ka na, guilty ka na, talagang ikaw na ang masama. Kasi yun lang ang napapanood natin, eh. Kung ano yung pinapakitang sunod-sunod na banat ng stream media kay General Bantag, pasasamain ka na. Baka nga, hindi mo na malalaman, nakakulong na si General Bantag o di kaya talagang kriminal na hinahinahanap. Oh. Ngayon, dahil sa lakas at sa laki na ng social media ngayon, hindi na nila kayang gawin yan ng stream media dahil may papalag at may papalag na mga vlogger. Hindi lahat ng napapanood natin sa stream media ay paniniwalaan na kaagad natin. Hanggat wala tayong ebidensya o katotohanan na mismo nanggagaling din kay General Bantag, ay hindi nila pwedeng dikdikin at durugin si General Bantag dahil may haharang at haharang ng mga vloggers. Ng mga nakaupo ngayon, ano, na akala nila, kaya nila durugin ngayon si General Bantag through social media, through stream media. Ang pagkakamali nila, hindi nila naisip na napakalawak na ng social media. Pag nagpalabas sila, maraming babanat at maraming re-rebat dyan sa mga pinapalabas nila para hindi kaagad maniwala rin yung mga tao. Kasi kung yun lang ang panonood din natin, paniwala na tayo. Para sa atin, si DJ Bantag ay guilty, masama, at yun ang katotohanan. Yun lang. Pero ngayon, hindi pwedeng lumusot dito kasi maraming
nagre-reaction ng tungkol dito sa mga nangyayari sa politika. So yun lang mga Karilto pala, no? Dito natin tapusin, ano? Sana talaga makasagot na si General Bantag sa mga ibinabato sa kanya para lalong mabuo ang loob ng mga vloggers na sumusuporta sa kanya. Kasi pagtatanungin niyo ako, bakit ko ipinagtatanggol o sumusuporta ako kay General Bantag? Hindi ito dahil sa social media o di kaya para kumita o para umano, hindi mga Karilto. Ito, kaya ako pinagtatanggol dahil nakita ko kung gaano katibay, katapang at yung kanyang dignidad at yung kanyang puso para sa mga tao. At yung ginawa niya sa Bucor, naging isang matibay na direktor. At nakita ko na mula day one, nung mapatay si KPRC at ang binansagang mastermind ay siya, doon mo makikita ang pagtatadto sa tunay na buhay at realidad na pangyayari ay hindi ganun ang pwedeng gawin ng isang tao para pumatay ng isang tao na padadaanin mo sa mahabang proseso na papunta sa gunman, na in the end, gunman susuko, alam ng gunman kung sino nagpapatay. Imposible yon mga Karilto, sa realidad. Kaya doon pa lamang may sablay na. May sablay na ang DILG dyan, may sablay ang Secretary of Justice dyan. Hanggang ngayon, ang dami pa rin nilang kasunungalingan na mga ibinabato kay General Bantag kung ilalagay mo sa realidad. O, di ba? So yun mga Karilto, huwag tayong bibitaw, at lalo na doon sa mga Bantag vloggers, kung ano man ang sinusuportahan mong politiko, pero dito tayo magkakampi tayo dito kay General Bantag. Huwag nating hahayaan ng isang inosente at ang isang nagsilbi sa bayan na gaganituhin lamang kasimple para makulong. Shout out sa Team Bantag na sila attorney Balisong, Sana magkameron ng pagkakataon na kasi 18 pinapangamba ng mga sumusuporta kay General Bantag ay yung kung magkameron siya ng warrant o pares. Hindi natin alam kung anong mangyayari after ng warrant o pares. At least ngayon, lumalaban tayo na nagpapakita rin ng lakas at nagdadagdag ng lakas sa mga vloggers pag si General Bantag ang nagsalita at sinagot yung mga ibang ibinabato sa kanya. Dito, dasal, huwag natin kakalimutan mga Kariltok, dahil dito, iba na ang labanan ngayon. Ngayon, nakakatuwa lamang na talaga na tayo mga vloggers ay nakakatulong para ipakita sa mga tao at ipahayag sa mga tao kung ano ang opinion mong pinapaniwalaan mo at ano ang katotohanan. So yun lang mga Karilto, basta ang mahalaga, tuloy ang laban. At kahit anong mangyari sa laban na ito na ating sinusuportahan, huwag nating pagsisihan. Dahil kahit ako, walang mawawala sa akin, hindi ako magsisisi na ipinagtanggol ko si General Bantag. At hindi ko nababaliin yon, doon ako naniniwala sa aking paniniwala kay General Bantag.